Matapos ang pag-atake sa Resorts World Manila, panukala ng ilang kongresista tanggalan ang kapangyarihan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR na mag-aproba ng lisensya ng mga kasino. Dapat ang Kongreso raw ang gumawa nito. Kaugnay niya, makakausap natin si PAGCOR Chairperson and CEO Andrea Domingo. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga, Howie. Ma'am, reaction niyo po sa rekomendasyon ni House Speaker Pantaleon Alvarez at ilang kongresista na tanggalan ang kapangyarihan ng PAGCOR na magbigay ng lisensya sa mga kasino? Actually, hindi pa nangyayari yung Resorts World na tragedy. Meron na silang draft bill dyan. Kami naman, kung ano ang mas makabubuti para sa ating bayan at sa mga Pilipino, sila na ang magdesisyon noon kasi tagagawa sila ng batas eh. Kami naman, taga-implement lang ng batas. Okay, pero ma'am, sa inyong palagay, nagkulang po ba o may naging pagkukulang po ba ang PAGCOR pagdating sa pagbibigay ng lisensya, particularly sa Resorts World, kung saan nagkaroon nga ng pag-ataking ganito? Hindi naman eh, kasi since 2008-2009, nandiyan na yung Resorts World. Eh, ngayon lang nangyari, hindi naman siguro nakikita sa bolang kristal kung ano ang mangyayari after the licensing. As far as the license is concerned, okay naman yun, wala namang problema. Ito talagang may determined breach at talagang nagkaroon ng pagkukulang. Ang seguridad, ang security forces ng Resorts World at saka ng iba pang mga ahensyang rumispinde dito sa trahedyang ito. Pero it doesn't have anything to do with their provisional license. Mm-hmm, mm-hmm. Pero bago binibigyan ng lisensya ang isang casino, binubusisi po ba ng PAGCOR yung mga security arrangements within the casino? Magkakaroon sila ng security plan. Pero ang nagbibigay sa kanila ng permit o yung sa fire security authorization ay ang PESA. Yun yung Philippine Export Zone Authority. Hindi under ng PAGCOR. Hmm. Well, ma'am, may buhabatikos nga na under PESA, dahil under nga sa PESA itong mga casino, parang exempted sila doon sa mga ibang regulation ng national government. Kayo ba ay sumasang-ayon dito sa ganitong sistema? Hindi. Hawi, hindi naman. Ang under lang sa PESA, yung sa casino, yung kanilang fire security program. Mm. Pero hindi sila nag-a-avail ng kahit na anong incentive sa PESA. They pay full taxes. But moving forward, do you think that should be changed? Na dapat maging sa ilalim na rin ng National Fire Regulations or yung regulatory powers ng Bureau of Fire Protection ang mga casino? I think so. I think dahil ang Bureau of Fire Protection, siya yung talagang expert dyan at siya rin naman ang rumiresponde pag nagkaroon ng sunog. So siguro dapat meron silang alam tungkol dyan at alam din nila na kung paano talaga magkaroon ng tunay na fire security. Okay ma'am, alaman po namin na yun nga, lumabas nga sa balita na matagal na palang banned sa lahat ng casino itong si Jesse Carlos dahil sa exclusion order. Batay sa datos ng PAGCOR, may 500 taong banned sa mga casino sa bansa. Paano ba yung screening pag pumapasok? Meron bang nag-a-alerto ka agad na kamukha nito yung isa sa mga banned na sa mga casino? Una, yung nakalista sa amin ngayon, yung latest count namin, 406 yung ban. Most of them are self-ban ang kanilang exclusion, self-exclusion. Mm-hmm. Ito, pagka meron na silang exclusion order, yan ay isa it through the internet na ibibigay sa lahat ng mga casino. Hindi lang sa licenses, kundi sa mga casino rin namin. Ang sistema niyan, kasi hindi naman lahat nakakalaro ng pera sa casino. Kailangan magpalit sila ng chips at magpalit sila, kumuha sila ng card. So pag-register nila noon, nakikita na doon ang pangalan. Katulad nga nitong si Carlos, na ban siya ng March 27,
he tried to play pa rin sa Resorts World ng March 30. E na-spot siya ng surveillance na bad personality na siya, kaya in-approach siya. At mukhang nagalit siya doon na pinaalis siya at gusto niyang maglaro dahil may ban na siya, hindi na talaga siya pinaglaro, pinaalis na siya. Okay, ma'am, marami po doon sa mga may addiction sa gambling. Marami dito talagang binenta na yung kanilang mga bahay, mga lupa, yung talagang nalugi na sila. Pero they continue to play dahil meron pa rin mga yung tinatawag na mga casino financier. Nire-regulate din ba ng PAGCOR itong mga nag-aalok ng pautang o yung mga financier na tinatawag dyan sa casino? Actually, banned ang mga financiers sa loob ng casino. Pero kung yung tao, halimbawa, aakyat sa kwarto ng financier outside the casino area, hindi na namin namomonitor. Kasi ang pinai-study ko ngayon kung paano nga na maalis itong ganitong klaseng financing na napaka-usurious naman sa mga casino. Kasi ang nangyayari pala, yung financier, magre-register as player at high roller pa, tapos kukuha ng room sa casino. Lahat ng financial transactions dun sa room sa casino. So ngayon, pinapasurveil ko rin kung may mga ahente o yung mga manager mismo kanari ng casino na nag-iengganyo na ito, mangutang ka dito, mangutang ka doon. Pinapasurveil ko yan at gumagawa kami ng panuntunan kung paano ma-avoid yung klaseng ganyang practice. All right, and with that, maraming salamat po sa inyo, PAGCOR CEO Andrea Domingo. Thank you very much, ma'am, for your time.